Hello guys, kamusta kayong lahat? At ito na nga pala yung part 2 ng dog cage na ginawa ko. Ito yung mas detailed na part. Dito pinapapakita ko sa inyo kung ano sukat nung sa balagbag niya. 605. So dadagdagan niya ng 10mm sa 650 na, para hindi siya tumama dun saan, para maluwag pag kinabit ninyo. Dito naman sa ano niya, pahaba niya 905, so gagawin niyo 915. Ayan na, ito na yung angle bar na pinutol. Guys, ayan, kung mapapansin niyo, pantay siya ron sa ano, sa connector nung plastic. Ayan, napantay siya doon. Apat na piraso ang kailangan nyo niyan guys, kasi dalawa dyan sa para sa saig, dalawa para sa taas. Ayan naman yung pabalagbag. Binigyan ko rin ng allowance siya na 10mm. Ang kailangan nyo ng mga piraso niyan is 6. Ayan, makikita nyo. Kasi ang kailangan nyo sa pangsaig niya 4. Sa taas naman, kailangan nyo is 2. Ito naman, ito yung mga poste niya o yung mga paa niya guys. Ang haba niyan is 3 feet and 7 inches. Bali 43 inches siya. Ayan o, 3 feet 7 inches. 3 feet yung inside ng cage, tapos 7 inches yung paa. Ito naman saradong 3 feet to. Isang piraso lang yan, para naman yan sa hamba nung pintuan. Kung mapapansin nyo yan, may special cut siya para hindi tumama yung plastic mating pag nilagay natin sa mamaya. Eto na, nabuo ko na yung para sa sahig guys. Ganyan magiging itsura niyan. Dapat pag binuo nyo yan, iskwalado yung sahig na yan, para pag nilagay nyo yung plastic mating, hindi kayo magkakaproblema, kasi iskwalado yung plastic mating. Hindi pwedeng tabingi yan, kasi hindi nyo mapapasok yung plastic mating ng maayos. Magkakaproblema kayo. Ayan, titestingin natin kung sakto ba. Na-demo ko. Ayan guys, kung makikita nyo, sakto yung ginawa natin. Ayan, pasok yung connector niya. So kahit hindi mo nabawasin yung connector niya, kahit hindi mo natanggalin yan, okay lang. Papansin nyo, ayan, nakapasok yung mga connector ng plastic mating. Tsaka eskwalado siya, kaya nakalapat ng maayos yung plastic mating. Ganito naman ang gagawin nyo guys, para maeskwala nyo ng mabilis. Kailangan parehas yung magkabilang sukat nyan pag tinignan nyo. Kailangan parehas ang sukat yan pag sinukat nyo ng paganyan. Kailangan magpares ang sukat nyan. Ibig sabihin nun, perfect square na siya. Hindi mo na kailangan ng eskwala, o kung wala ka mang eskwala. Mahirap din mag-rely sa eskwala guys, kasi minsan baluktot yung pyesa. Hindi rin advisable. Ganun din ang ginawa ko dyan sa para sa taas niya na part. Iniskwala ko rin yan guys. Ayan, mapapansin nyo, iskwalado rin siya. Kasi nahirapan tayo pag iniskwalado yan. Tsaka pangit pag hindi maayos ang trabaho guys. At ito na, nailagay ko na yung mga paa niya guys. Mga poste. Ganyan ang ginawa ko guys.
Yan sa ibabaw nakataob. At saka dapat iskwalado yung bawat side niyan, guys. Ganun din kung paano yung iskwala yung sahig at taas, ganun din pati yung mga sides niyan. Dapat iskwalado rin, guys. Para hindi nakahilig, parang patumba yung trabaho natin. Tsaka yung mapapansin nyo, lahat ng paa niya nakasayad sa sahig. Ibig sabihin nun, hindi siya parang siso. Tumba-tumba siya. Pangit yung ganun, guys. At pinuweld ko na rin siya para hindi siya mawala sa eskwala. Guys, ayan. Mapapansin nyo. Tsaka yung sahig niya, nakataob din. Mamaya papakita ko sa inyo. Yung sahig niya, nakataob yan. Para sa akin lang naman, explanation po kasi ron, para pag nilinis siya, binuhusan ng tubig, hindi maniniraan yung tubig dun sa angle car. Ayan, mapapansin nyo, nakataob siya. Pwede rin naman nakatihaya, nasa sa inyo, kung ano yung mas preferred nyo. Para sa akin, yan lang ang gusto ko. Yun ang explanation ko para sa tubig. Pero kung ano yung prepared nyo, kung saan kayo mas nagagandaan, wala naman kaso yun, guys. Ito, i-demo ko ulit sa inyo. Ipakita ko sa inyo pag meron na siyang plastic matting. Ayan. Naging maayos yung paglapat. Sakto. Ayan. Sinampa ko na rin para makita nyo na matibay talaga siya, hindi siya mahina. Hindi dahil one by one lang siya, mahina siya. Hindi, guys, matibay yan. Niwala kayo sa akin, guys. Ayan. Lalapit ko yung camera. Ako makikita nyo. Maayos siya, hindi siya nakalabas-labas. Kasi iskwalado yung gawa natin na sahig. Kasi kung di iskwalado yan, hindi natin may papasok ng plastic matting na maayos. Na, nailagay ko na yung isang piraso na hamba. Ayan siya, guys. Ayan yung special na cut para hindi tumama dun sa plastic matting. At ito naman yung diskarte para sa steel matting. Yung lapad niya is, ayan, makikita nyo, 615. Bawasan nyo kahit mga 15 mm yung lapad para pag pinasok nyo siya sa angle bar, hindi mahirapan. Pero yung taas niya, yung haba niya, saradong 3 feet. Ang dahilan niyan, ayan, kasi ilalawit nyo yan sa bandang ibaba. So ayan na yung mismong adjust niya. Ayan na, para hindi kayo mahirapan mag-welding, at the same time dagdag yun ng tibay para sa steel matting, guys. At eto nga pala yung pinto. Nakalimut akong sabihin kung ano ang sukat at ilang piraso. Ayan. Ang sukat nyan is, ayan, 850. So kailangan mo nyan ng 2 piraso. Tapos ang balagbag naman niya is 400. Guys, so kailangan mo rin ng 2 piraso niya. Kasi taas baba yan. Tapos ang clearance niya sa baba is 400. Guys, eto na. Nilagyan ko na siya ng flat bar at saka yung lock. Yung lock na yan, simple lang, guys. Flat bar lang yan na binaluktot ko. Tapos yung mismong kalawit niya, mismong, ayan, angle bar lang yan. Yung hook na yan, angle bar lang yan. Simple lang siya, basta nagawa na yung purpose niya, okay na yun para sa akin, guys. Mas simple, mas maganda kasi para sa akin. At ito na rin yung cylindrical hinge na ilagay na rin natin. Pinuweld ko yan, guys, para matibay. Esensya na kayo sa anak, makulit talaga. Ayan, etong itsura niya kapag wala pang pintura. Ayan.
Ayan yung flat bar na nilagay ko para pag sinarado nyo, haharang siya, hindi siya hindi siya lalagpas dun sa hangganan ng pinto. At eto na ang finished product guys, ayan na, may pintura na. Hindi ko pa nilalagay yung plastic matting kasi basa pa yan, kakatapos ko lang pinturaan yan guys. Maraming salamat nga pala sa panonood nyo guys. At kung may mga katanungan kayo na hindi ko na ipakita o nasabi rito sa video na to, just comment down below guys at susubukan kong sagutin yan at gawa ng content para makatulong ako sa inyo guys, sa mga aspiring welders at mga gusto pang matuto para sa inyo. Mabuhay kayo guys. Maraming salamat.